paano niyo na nakilala itong taong ito? By chance lang po yun. Yung isa is yung officer po mismo sa loob ng PMA. Tapos, he knows what happened with my brother, the whole story. That's why, nung nag-confess po yung isang dissenting voter sa kanya, tapos when we asked him if he could write or have a sworn statement po, sabi po niya, oo, I will do that. Totoo akong tao, sabi niya ganun. May word of honor ako, sabi niya. Praise God to him po talaga. Tapos yung isa pa po doon is... So, tayo muna, but how did you meet him? He's an officer inside PMA. Okay, paano kayo nakapunta sa kanya? Paano niyo alam na meron siyang alam? Sinabihan po kami ng brother ko na ate, daanan niyo tong si sir. Okay. Tapos yung ano po, itong nag-dissent, ng yung dissenting voter. Si Cadet Lagurap. Opo. He's denying yung sinabi niya po kay Commander Tabuada. Wow. Ang sinabi po ni Lagura, nakalagay po dun sa sworn affidavit ni ano po, Commander Tabuada, na yes sir, not guilty po talaga yun. Ako nga po yung dissenting voter, sabi niya. Kaso sir, chinamber po nila ako. Na-pressure ano ang ibig po sabihin ako ng chamber? He was chambered. Placed in a room. Uh-huh. He was asked to justify bakit not guilty. Actually po ma'am, kami nung lumapit kami kay Commandant, nag-appeal po kami sa kanya na reviewin po nila yung kaso ng anak ko at nagmamakaawa kami sa kanila. Gagamitin ko na po yung words na nagmamakaawa kami sa kanila. Dahil alam po namin ang pagkatao ng anak namin, 18 taon po namin kapiling. Hindi po namin sila pinalaki sa mali, sa kasinungalingan. At 4 taon lamang po siya doon. At kung siya po ay sinungaling, magmula doon sa first year siya, dapat po ma-observe na po siya na siya ay sinungaling. At hindi na po siya abot doon sa puntong kapag-graduate na po. At saka honor student po siya. Even po nung siya elementary, high school, hanggang sa college. Kaya masakit po sa aming kalooban na ang pamilya namin, i-discharge ang anak ko. So ang situation ngayon, it is Tabuada. Tabuada's word, he is an officer of the PMA versus Lagura's words. Yes. Lagura's denies telling that to Tabuada. Apo. Yung mga statement rin po kasi nila, conflicting. Noong una po sinabi sa amin ng commandant na walang 8-1. No 8-1 happened. Noong naglumabas na po ito, now they're saying it's a new thing. To acquit a cadet, kailangan hindi siya unanimous. So kaya, parang lumalabas po ngayon na they were forcing a unanimous vote. Apo. Tapos, and then they're asking us during this reinvestigation for a new evidence to prove that my brother is innocent. But in fact, ni isang document from them to say that my brother is guilty, wala po silang nilabas. Bakit sa inyong, you know, in your opinion, ganito ang trato sa kanya? In other words, if your brother had a nice character, was honest, was helpful to the other cadets, etc. Salutatorian pa. Bakit nangyari ito sa kanya na 9 members? Pinersonal ba siya? Is that what you think happened? I think pinersonal po. Okay. Sino nagpersonal sa kanya? Si Major, ay yung mang Major Indang or Hindang? Sino yung Major Hindang? Okay po. Sasagutin ko yung bagay na yun, ma'am. Major Hindang, tactical officer po. Tactical officer. Galing din po ako sa training. Kapag tactical officer mo, tatay-tatayan mo yan. May problema ka, lalapit ka sa kanya. Dahil po ang immediate, ano mo eh, superior mo dyan. May problema ka, ikonsulta mo sa kanya. Remember po, naging parusa nila sa anak ko ay 11 points na demerits, 13 hours na touring. 11 demerits and 13 hours of touring, marching. Okay. What does this demerits and 13 hours of touring do to his record? Does it destroy his record or nothing? It does not affect his class standing. Maka-affect po 'yun. Okay. Sabihin mo sa mga kapuso kung sino si Dr. Costales. Dr. Costales po is the professor of my brother who asked him to stay and get the class cards. Dr. Costales was the class
which made him late. Apo. Okay. It's not that she dismissed the class late, but she told them to wait so that she could give Jeff the class cards. Apo. What about the four? What were the four the doing there? The other cadets, the three or four cadets po, they stayed independently. Ms. Costales, Dr. Costales, wrote this in affidavit. Yes. And it was not paid attention to? Did the Honor Committee see this letter of Costales? The Honor Committee in first trial po, informal investigation, yeah, they weren't able to see it. What they did po is they just called her, they asked some questions. Siguro from those questions and answers that they got, they mentioned negative po yung perception po nila. Kung hindi matutuloy yung nais nyo, yung pagkakatapos sa PMA, pagkakalinis ng pangalan nyo, ano ang plano ni Jeff? Hindi po kami nawawala ng pag-asa, ma'am, dahil sa mga tao po nagpapalakas sa amin. Kaklarify ko lang po is, the honor code is good. We the cadets do not lie, steal, cheat, or tolerate those who do so. It's good. If everybody would follow it, hindi na po natin kailangan ng police. But my question is, what if yung people behind the honor code, this honor committee, is the one na may prejudice? During the investigation of my brother, preliminary investigation, ang nag-conduct ng preliminary investigation was the one na sasalo sa position ng brother ko if he is out. And this fellow who is in the honor committee who investigated your brother was a contender for that position? Yes. Well, why did the honor committee allow him to be the investigator? That's another question. Tsaka yung reason din niya kung bakit na po pinaglaban is, ate, paano na lang yung susunod sa akin dito? Kasi hindi po yung brother ko yung unang-una. Meron pa po yan, may mga 6'3", 7'2", na voting.